Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawa ng Disyembre. Napakabilis ng panahon. At ito po muli ang kwentong likas yaman. Makikita po natin sa screen, kasama ko pong co-host si Doc Letty at ang ating pong panauhin na mamaya po ay magbabahagi sa atin tungkol sa isang hayop na mahalaga sa ating ecosystem. Doc Letty! Hi, magandang hapon po sa lahat ng aming mga tagapakinig, lalo na po yung mga loyalista naming nagpo-follow dito sa aming programang ito. Ikinatutuwa po namin bumalik sa inyo ngayong umagang ito at sana ay masyahan kayo sa aming presentation today. Oo, so ngayong umaga ang ating ibabahagi ay walang iba kundi isang uri ng hayop at yan ibabahagi ng ating taga National Museum, si Ma'am Maria Josefa Cineres Veluz na isang field biologist at researcher in charge ng mammalogy collection ng National Museum of the Philippines. Ayan, pabatiin kaya muna natin si Ma'am Veluz. Siyempre naman, tawagin natin siyang Sweepy kasi yan, I feel very close to Sweepy pag nagkikita kami. Rare moments yun eh. Okay. Hello po. Magandang araw po. Magandang umaga sa ating lahat at sa mga nakikinig dito sa inyong programa. Ayan po. Okay. So aking babasahin ang ating pagpapakilala sa ating panauhin si Ma'am Sweepy. Mas Sweepy na lang ating ipapa-nickname yes. Sa kanya, no? Okay. Si Ma'am Sweepy. Okay. Maria Josefa Cineres Veluz is a field biologist and researcher in charge of the Philippine Mammal Collection at the National Museum of the Philippines. She specializes in Philippine terrestrial mammals, particularly small Philippine mammals. She is a graduate of Bachelor of Science in Biology. In 2004, she had the opportunity to be trained in field biology by a well-known mammalogist and evolutionary biologist from the Field Museum in Chicago, USA, Dr. Lawrence Heaney. The field biology course under Dr. Heaney's mentorship was focused on mammals. In 2005, she went to the Field Museum in Chicago to do a collaborative work for her newly discovered species of forest mouse from Lubang Island, a small island south of Manila. The collaborative work was an opportunity for her to be honed in taxonomy and research. During her stay in the Field Museum, she also had the chance to undergo special training on collection management of mammal collection. She had conducted a series of collaborative biodiversity research expeditions and co-authored 20 publications about Philippine mammals. She is a member of the Biodiversity Conservation Society of the Philippines, a local NGO promoting conservation research in the country. Recently, she had been approved and conferred as an associate member of the National Research Council of the Philippines, or the NRCP, a government organization pioneering in scientific research in our country. Okay, so welcome, Ma'am Sweepy Veluz. Ayan po. Ating topic ay ang mammal, syempre, at ito ay ang cloud rat. So, ipapakilala ni Ma'am Veluz sa atin, o ni Ma'am Sweepy, ang tungkol sa cloud rat. Okay? Siguro, mag-start tayo sa pagpapakilala niyo sa hayop. Ano bang uri ng hayop ang cloud rat, Ma'am Sweepy? Okay. So, ang cloud rat po ay isang uri ng daga. So, mula siya sa order ng Rodentia. Tapos, ang family, sa family ng Muridae, ito yung tinatawag na pamilya ng mga rats and mice, mga maliliit at saka yung mga malalaking daga. So, ang cloud rats po, katulad din siya ng ibang kalahi niya na daga, pero may something unique sa kanya. Tinawag siyang cloud rat kasi lagi siyang nasa taas ng puno. Tapos yung usually yung puno na 'yon eh dun sa mga mossy forest, mga yung halos matakpan na ng clouds. So doon nag-start na tinawag siyang cloud rat. Pero hindi naman siya sa clouds talaga nakatira.
doon lang siya lagi sa mataas na puno. So anyway, ang cloud rats po ay may 18 species at 5 genera. Ang Batomis, Carpomis, Crateromis, Maseromis, and Phloemis. Yun po. So, ang Batomis ay may 6 na species, and then ang Carpomis ay 2 species. And then yung Crateromis na medyo masikat ay yung may 4 na species. And then yung Maseromis, yung recently lang na discover yung genus ay may 4 din po na species, and then yung Phloemis, 2 naman ang species. So itong mga iba't ibang species na to ay nakakalat to sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang bundok ng Pilipinas. So ang kakaiba po sa kanila, sila po hindi kakaiba sila sa yung karaniwan nating nakikitang daga sa bahay, mga buildings. Usually ang balahibo nila ay makintab. Mukha silang cuddly, alam niyo yon, yung parang gusto mo siyang ipet. Hindi siya nakakatakot. Yun. Anong kulay, ma'am? Anong kulay? Usually po dark brown, merong parang something orangey brown, ganun. Depende po sa species, depende sa ano nila. And then merong black, parang totally all black siya, yung mga Phloemis. Yes po. Ang Phloemis naman po ay may patches po ng white and dark patches. Yun po. So, siguro magtataka kayo bakit parang dumami na yung ano, ang alam lang natin, parang 6 lang naman sila. Yes, sa original na painting and poster ng dito, yes, only in the Philippines ni Oliver, William Oliver, 6 lang yung nandoon. Opo, yun nga eh. Yeah. Actually, pero matagal na kasi yun. Opo. Oh. So marami nang nangyari, marami nang na-discover. Yun yung maganda sa field biology kasi you get to explore sa iba-ibang area, sa iba-ibang pook, and then nadidiscover natin na meron pa palang mga kakaibang animals. So, ma'am lang tanong ko, dito lang ba yan nakikita sa atin sa Pilipinas o mayroong mga cloud rats sa ibang bansa? No po, dito lang po sa Pilipinas ang cloud rat, kaya maswerte tayong mga Pilipino. Endemic pala siya, ma'am, dito lang sa atin. Yes po, endemic po siya sa Pilipinas at dito lang sa atin matatagpuan lahat ng cloud rats. So, oo, tapos nakakatuwa kasi malalaki sila, hindi mo para silang mga squirrels ang itsura nila. Yes so, po. Iba sila kahit yung pinakamalaking daga na nakikita natin, yung Norvegicus, mas maliit kesa sa kanila. Mas kaya maliit. Alam mo, hindi sila yung katulad ng mga kinaiinisan nating rats na peste. Ibang-iba sila doon. Kukwento ko, nakapag-alaga ako niyan kasi merong may party doon sa bahay ng kaibigan ko sa Forestry Mount. Nakatira kami sa Mount Makiling, ano? Tapos may nag-crossover. So, ha? Nandun sa sala. So, hinuli namin. Buntes. So, sabi ko, alagaan ko muna. Inalagaan ko siya. Nanganak siya ng New Year. Kaya yung nanay, sabi ko, si Feliz. Oh, wow. Tapos yung anak niya, si Navidad. So, isa lang. Si Feli Navidad. Isa lang ang anak niya. Si Feliz Navidad tuloy yung ano. Ang sarap talaga. Niya. Pero, they really love vegetables. Talaga ako naman. Crunchy-crunchy ang kain nila ng vegetables. Yes. So, yan. Pupunta tayo sa bayan. Kaya pala nasabi nyo, Ma'am Letty, na ano, na dark. Kasi yung naalagaan nyo ay itim, yung dark, very dark. Phloemis Cominguay, yung Southern Luzon. Tapos, ganito pa, yung bahay namin mataas. May tanim akong himbabao. Mataas din yung himbabao. May pumapasok sa aking attic.
Tapos kumakatok sa ceiling. Kung mapamahiin ako, tumakbo na ako at sinabi ko, "Hoy, may mumu sa bahay ko." Nag-i-scratch talaga siya. Tapos biglang may nababasa dun sa board ko ganun. Kung takot, natakot ako, baka sabi ko may mumu sa bahay ko. Pero I just felt na it was just the cloud rats na tumitira sa attic ng bahay ko. I love them. O, di ba? Totoo, totoo po. So, ma'am, yung physical na feature niya, sa kanina nabanggit mo kulay orange, yung iba naman may sobrang kulay itim, depende sa species, at ang sukat malaki sa ordinaryo nating alam na daga. Ano pa, ma'am, ang masasabi mo tungkol sa physical na katangian nitong ating daga, cloud rat? Naka-share screen ka na ba? Shared screen na to, no? Opo. Okay. May nakita na kayo po? Oh, nakikita ko. Ayan. So, and according dun sa pag-aaral po, konting background lang po kung bakit sila dumami. Sige. Kasi dati ang alam natin, 6 lang. So, that was few years back. And then, noong 2016, so, merong inilaunch na libro, yung ating, isa sa ating, mammalogist na si Danny Balete. Student na siya ni Doc Letty. If I'm not mistaken. No, hindi. Hindi mo siya naging student. Kasabayan ko siya sa training sa Field Museum. Oh, colleague! Magkasama kami sa Field Museum noon. Ganun. Ah, yeah. Tapos, yung buntis ako, taga-bit-bit ko ng bag yun. Oh, mabait. Tapos, ayun po. So, at saka yung colleague niya, si Danny, at saka yung colleague niya, si Dr. Hini, and si Dr. Ricard. So, doon sa study nila, ito po, yung na-discover nila na yung species ay, species ng cloud rats ay naging 5. Mm-hmm. Tapos, through DNA, tapos yung evolutionary study, ay na-discover nila na iisa lang yung pinagmulan nila. Oh, yung so, magkakamag-anak pala sila yung bat Tomis na akala natin totally different sa Craterhomis. So yung clades nila iisa. Yung clades po nila ay iisa. Pwede mo i-change yung presentation mo, Sweepy. Gawin mo yung main yung present dito sa baba para mas malaki yung material mo sa ilalim ng iyong PowerPoint. Dito sa sige pa. More. Isa pa. Yan. Yan. Okay, para lumaki, pindutin mo yan. Ayan. Okay. Ayan. So, sige. Ayan. So yung Maseromis, akala ko noon lang siya, maliit, cute, isa lang siyang cute at maliit na daga nung nakita namin siya sa Mount Banahaw. Yun pala, kamag-anak after DNA study, na laman namin na kamag-anak pala siya ng giant na cloud rat. Oh. So imagine yung ganyan kaliit na Maseromis na mga 15 grams lang siya, ang bigat niya. Eh, kamag-anak niya pala yung cloud rat na ganyan kalaki. Oh, mga inaabot kilos. Ng 2 kilos. Oo, yes. Oo, minsan 2.5 pa. So, yun yung something amazing sa kanila na magkakamag-anak pala sila. At lahat sila ay dito lang po sa atin matatagpuan sa Pilipinas. Sa iba't ibang mossy and montane forest sa atin. Mm-mm. So, balikan ko yung tanong ni Doc JD kanina. Yung tungkol po sa katangian. Oo, yung kung magkaiba, may pagkakaiba bang babae, lalaki, ganun. Opo. So, yung wala naman po masyadong napaka-slight lang ng difference. Actually, hindi mo mapapansin kung hindi mo titingnan yung kanilang genitalia. Mm-mm. Just yung sa laki, mas malaki yung lalaki. Although yung babae, pag buntis siya, lumalaki siya. Yun lang po. Wala siya masyadong difference. Pero, akala na, usually po na ang nangyayari, napagkakamalan na yung dalawang species ng phloemis, palagi silang napagkakamalan na dalawang magkaibang species. Lagi kasi nire-report sa amin na
dalawa daw yung species na nasa kanila ng Phloemis na yung Palidus at saka yung Tumingay. Tumingay, yeah. Eh, yung Palidus po, kasi ay katulad nitong isang to, so may patches of white and black siya. Tapos yung Tumingay naman po ay all dark, dark brown. Tapos, pero pag yung mga juvenile ay medyo, ano siya, medyo dark, all dark siya. Pero yun nga, nung sa pag pag-observe ko nga po nung mga Phloemis ay pagka pala siya may mga phases sila ng molting. So nag-undergo sila ng molting. So may times na all dark yung kanilang balahibo, itong Phloemis pallidus. So kung once mo lang siya makita, akalain mo na yung Southern Luzon siya, yung Tumingay. Kasi parang dark brown all over yung kanyang balahibo. Tapos may yung minsan yung meron akong naalagaan for feeding observation. Nagmo-molt siya, may times na sabi ko, bakit ganyan? Parang ang dugyot niya. Tungis. Sabi ko, bakit ganito to? Kailangan ba siyang paliguan? So yun nga, tapos eventually may after a few days lilinis na naman siya, maganda na naman yung balahibo niya. Mm-hmm. Yun, may natanong ako na mga isa si Dr. Hini and then yung mga ibang yung may nagbisita sa opisina namin na mga veterinarians from Chester Zoo tsaka yung sa iba pang zoo. Yun nag-undergo daw pala ng molting. So nag-shed sila ng balahibo. Magda-dark brown and then babalik dun sa original na black and white patches. Mm-hmm. And same thing with Tumingay. May times na all parang orangey brown siya. Yeah. Pero babalik siya dun sa dark brown. Dark brown. Almost black siya eh. No? Almost black. Oo. Yun. So yun yung mga na-observe ko. Yung sa Crater Romis, hindi ko pa siya na-observe. Kasi medyo rare ang Crater Romis. So sa wild ko lang siya na-observe. Pero yung in captivity, hindi po. Pwede mo kaming bigyan ng general picture ng differentiations ng Batomis, sa Crateromis, sa Carpomis. Yung paano mo madi-differentiate yung limang grupo na yan? Sige po. Tama ba? So, limang grupo sila, no? Five groups. So, ito po yung ito yung Crater Romis. So, Crater Romis Schadenbergi po ito. Wala akong picture nung lahat, pero ito yung Crater Romis Schadenbergi. And yung bushy-tailed yan, ano? Yung mabalahibo. Malago yung balahibo niya. Na, pero teka, sandali. Yung pinakamalalaki dyan, yun yung tinatawag na giant cloud rats. Oh, yes, tapos merong dwarf cloud rats. Tama ba? Yes po. Sino yung giant? Giant po ay ang Crater Romis at saka ang Phloemis. Okay. So lahat ng Crater Romis and then yung dalawang Phloemis ay giant cloud rats sila. Okay. And then the rest, etong Maseromis, and then Batomis, Carpomis, etong dalawang Carpomis na ito, mga dwarf po sila. Dwarf. Tapos yung dalawa nating giant cloud rat, magkaiba sila dahil sa tail nila, di ba? Yes po. Yung isa ay makapal. Yung Crateromis, yun yung bushy-tailed. Opo, tama makapal. Oo. Yes po. Tapos yun namang mga Phloemis ay mga ma-slender lang yung kanilang buntot. Okay. Mahaba na mapayat. At yung balahibo nila, although makapal, pero nakadapa. Hindi siya parang woolly. Oo. Hindi katulad sa Crateromis na malagong-malago. Mm-hmm. Anong kinakain nila? Paano nabubuhay ang ating mga cloud rats? Siyempre sabi sa puno, no? Sabi mo ma'am kanina. Yes, pero ano yung mga particular na mga pagkain nila? O kung ikaklasifika ba natin sila sa pagkain, ano ang tawag sa kanila, ma'am? Kung sa pagkain po, sila po ay mga herbivores. Mm. O yung mga halaman, mga plant materials. Yun lang po yung kinakain nila. In captivity, someone tried to feed the Phloemis with meat.
Hindi niya pinansin. Try lang naman kung kakain ba siya. Hindi niya talaga pinansin. Inamoy niya, pero hindi niya. Iniwanan niya. Inisnub. So, favorite niya ang bamboo shoots, yung labong. So, nahihirapan ako doon. Pumupunta pa, nagpapautos ako sa Quiapo kasi doon lang nakakabili. Or pag nandito sa Indang Cavite, kasi maraming kawayanan dito. So, yun, makakapagpakuha ko ng bamboo shoots. Pero pag sa ordinary, ano kasi, minsan seasonal kasi siya yung bamboo shoots. Pero gusto rin niya ng sayote. Yes, sayote. Carrots. Kangkong. Gusto ba niya ng kangkong? Yung leafy, yung talbos ng kangkong at saka lettuce. Favorite lettuce, nila. Cabbage. Yeah. Medyo social ang ating mga flowers. Yung talbos ng mangga, gusto rin yata niya, no? Yes po. Talbos nasa malambot. Yes po. Malambot. Tapos ano, parang medyo juicy. Yung crunchy din, gusto niya. Crack. Juicy and crunchy. Singkamas, gusto din pala yes, niya. And yung nyog. Nyog. Kaya, ano, yun yung problem na minsan na-encounter natin. Pati cucumber, kinakain din niya. Cucumber, yes. May papaya. Actually, halos lahat ng fruits. Although, tinry namin siyang bigyan ng tomato, hindi niya masyadong gusto. Ayaw din niya ng cabbage. Kasi yung... tinry po namin yung cabbage. Hindi niya gusto. Pero yung Eunimus, may in-observe kami na Eunimus noon. Eunimus from Hamigitan. Ay, favorite ng Eunimus yung cabbage. Pero yung cloud rats, ayaw niya. Usually fruits. Tapos yung nuts, chestnuts. I think kasi sa bundok, kasi tinry namin na yung may tira yung office mate ko, that was ano after New Year. Pagpasok namin ng first week of January, sabi niya, meron kaming natirang chestnuts. Sabi niya, baka gusto. So, binigay namin. Ay, nag-enjoy siya. Then, yun pala, nakausap ako isang local na taga doon sa Mount Native. Kasi yung palang Philippine chestnuts po. Kasi meron sa bundok. So, same lang pala. Although, mas maliit lang yung Philippine chestnuts natin compared doon sa commercial. Mm-mm. Pero same lang daw. Kaya pala niya gusto. So, parang kung ano yung nandun sa kanyang habitat, natural habitat, yun yung kinakain niya. So, ang galing, ano? Herbivore? Yes po. Kumusta yung kanilang reproductive? Paano sila, ano ba lifespan ng cloud rat, Ma'am Sweepy? At paano sila nagpaparami? Hindi po, ang na-observe po ay yung phloemis sa captivity, tsaka yung cryptobis. Mga 13 to 14 years, mga ganun po. 12, 13, and 14 years. Agal, no? Matagal din po. Although, yung reproduction po nila ay isa lang ang baby nila. Later. So, isang baby lang. Minsan, dalawa. Pero usually, isa lang. Tapos, sa isang taon ay isang beses lang sila na lang. Pwede natin masabi na iyan ang isa sa difference niya sa ordinary na mga daga. Kasi yung mga daga po na umaanak na alam natin, na more than na ayun eh, di ba? Napaka-prolific po ng ibang daga. Especially yung mga invasive species. Parang once a year lang ang reproductive cycle nila. Yes po, once a year lang. Ilang buwan ang gestation period niya? Hindi ko po na-observe yung gestation kung ilang buwan. So, konti, no? Yung nahuli namin, mga dalawang araw lang sa bahay ng anak na New Year yun. Ang galing. Ng anak siya. Ganun. Nakakatuwa nga eh. Kasi yung nakuha namin, hindi eh. Pero kung sa bagay, kasi baby pa siya nung nakuha namin. Parang about 3 months old. Tapos, for about 3 years, pinag-aralan yung behavior niya, pagkain niya. Ayun, tas isa pa po na doon sa behavior niya na makukwento ko, nag-groom pala itong mga
cloud rats na to, marunong silang mag-ayos ng sarili nila. So, parang tao. As in, naghihilamos sila. Di, ginagawa nila yon during daytime. So, pagkakain nila, pag wala na silang ginagawa, makikita mo na nag-groom. So nag-groom siya by ano, dinidilaan niya yung kanyang balahibo, yung kanyang paa, yung kamay niya, so pati yung buntot. Tapos ipunupunas niya yon sa yung kamay niya na dinilaan niya, pupunas niya sa mukha niya. Yun. So pati yung almost yung buong body niya ay ginugroom niya, nililinis niya. Dahil ka-conscious po, magpapakita sana ako ng video kung paano siya mag-groom. Pero medyo Naghang? Oo, naghang siya. Sige, balikan na lang po natin. Balikan lang siya. Okay. So dahil ka-conscious siyang umanak at isa lang o sa isang taon ay isa lang beses, tapos iisa pa, kumusta ang populasyon ng ating cloud rat dito sa atin? Dahil sa atin lang naman nakikita ang cloud rat, so kumusta ang bilang nila? Yung sa kung sa bilang po, wala pa pong masyadong pag-aaral. Walang nag-focus sa population. Pero ang medyo common po sa kanila ay ang mga phloemis. Pero ang iba, may extinct na tayong giant cloud rats na yung Crateromys, di ba? Yes po. Ang Crateromys, sandali lang po ah. Ito nga po pala yung kumingay, yung sinasabi ni Doc Leti. Doc Leti po. Yan yung Feliz Navidad. Yan. Tapos may time na nagiging orangey brown siya. Yeah. And then ito yung talagang color niya. Very dark. Tapos ito yung juvenile. Yeah. Yan. So, pakita ko lang po yung grooming uli. Kasi since bumalik na siya. Oh, napanood ko rin yan dun sa alaga ko dati. Yun lang. Nag-groom sila, no? Oo, nag-groom talaga sila. Tapos ano, pag tititigan ka ganyan, no? Yung magkakipag-eye to eye sa'yo, ang cute-cute, parang gusto mong akapin. Parang nagmamakaawa siya na akapin mo siya. Talagang kadli-kadli. Ang cute-cute. Totoo yun. Totoo po yun. Kadli po. Ayan, nililinis na yung buong katawan niya. Tapos titingin siya sa camera. Oh, tapos ang bait-bait niya, parang gano'n. Opo. Hindi ba siya mailap? Hindi po, kasi pagka bata pa, yung baby pa lang, parang, tapos pag palagi niyang nakikita na may tao, so, hindi na nasasanay na siya. Nagkakaroon siya ng parang imprinting na sa'yo eh, gano'n. Opo. Nag-imprint. O parang sa ano, sa mga eagles, yung ginagawa nila sa Philippine Eagles. Ikaw na yung idol niya, gano'n. Opo. May ano, there was a time na yung isang office mate, yung artist namin, nagpapakamot siya sa kanyang throat. Ah, talaga? Gusto niyang hinihima siya sa throat. Oh. Ganon siya. So, ma'am, limitado pa ang parang data when it comes to the ano talaga populasyon ng ating cloud rat. Yes po. Pero anong kahalagahan nitong cloud rat pala? So, pumunta tayo sa kahalagahan. Bakit kailangan natin silang i-conserve? Bakit kailangan natin silang alagaan at mapanatili sa pagubatan? So, ang ito pong mga cloud rats natin, may mga tungkulin sila or role na unique role na ginagawa katulad din ng ibang hayop sa sa kalikasan. So sila po ay magaling na seed disperser or tagapagpakalat ng mga puto ng mga punong kahoy. At sa pamamagitan po noon, muling nabubuhay ang gubat. Nagre-regenerate ang forest, nagkakaroon ng reforestation. So tumutulong sila sa ganong bagay. So marami pa namang ibang hayop na nakakagawa noon, pero hindi naman lahat ng bunga ng puno ay ng
halamang gubat ay kinakain ng mga ibang hayop. So yung mga particular na mga halamang gubat na sila yung kumakain, so naikakalat nila uli yon. At hindi nila naman na si, hindi kasi nila, pag kumain sila nung prutas or nung seeds, hindi nasisira yung mismong buto. So, pag kumain sila usually, kukunin nila dito sa puno na to, mag-forage sila sa gabi, then dadalhin nila dun sa kanilang bahay, or hahanap sila ng ibang puno, doon nila kakainin, tapos ayun, malalaglag na doon hanggang sa tutubo na. Ganun po sila. So, usually may, ang tirahan po nila ay sa mga puno, yung mga butas ng puno. Mm-hmm. At sa gabi sila aktibo, ma'am? Yes po, active po sila sa gabi. Ito po yung example ng puno na tirahan ng Loewy Miscuminggay. So, ito po yung sa Mount Banahaw, sa Mahayhay side po. So, usually po mapasok po sila dyan, dito sa loob. Ay, wala. Hindi namin makita, Sweepy. Nasa video ka pa. Oh, sorry. Nandun ka pa sa video. Ay. So, ito po yung, yung butas ng puno. And then, usually, mapasok sila dyan sa loob. Hanggang makarating sila dito sa taas. Yan, may butas usually to sa taas, tapos may lulusutan sila, magtutulay-tulay sa mga bagging, yung mga branches. Tapos doon sa canopy, doon nila kakainin yung kanilang, or doon na sila mag-stay hanggang sa umaraw na, mag-umaga na. Mahilig sila kaya, sa taas talaga. Ng gala. Yun. Mabilis po sila sa puno. Pag nasa puno, sobrang bilis nila. Oo. Pero pag nasa lupa sila, mabagal. Usually, kaya inyong na-observe siguro ng iba, sabi nila, ano daw to, slow daw tong animal na to, mabagal daw. Kasi pag nasa ground, pero pag nasa puno, ay nako. One time nakawala yung alaga namin, eh may sanga-sanga yung aming ginawang kunyaring laboratory. Ayun, ang hirap. Kailangan pa namin siyang alayan ng food. Para po kasi ayaw niya. Tapos gusto niya, doon lang siya sa cage na yung nasanayan niya nung baby pa siya, ayaw niyang lumipat. So may ano talaga. Yung, according nga doon sa sabi ni Ma'am Letty, yung imprint. So, ayaw na niyang lumipat sa iba. So, doon na siya. Ayaw niya. Eh, maliit kasi yon. Kasi baby pa siya noon. Tapos nililipat namin siya sa mas malaki. Ayaw niya. Kailangan, yung malaki, yung maliit, dalhin namin doon sa malaki, ilagay namin doon. Yung body structure nila, di ba, talagang adapted sa arboreal life. Ang haba ng claws nila, panghawak sa puno yan eh. Yes. Tapos yung buntot nila, mahaba din, pangbalanse. Pangbalanse. Para silang monkey, lumulundag-lundag yan sa mga branches. Minsan bibitin, ganyan. Eh, malay ko ba namang dun, gugustuhin niya yung attic ng bahay ko sa forestry kasi may puno ngang nakalaylay doon, tapos lulundag siya from the tree, papasok siya sa attic. Tapos tatakutin niya ako sa gabi. Gano'n. Kaya sila mabagal sa kalsada. Kaya sila mabagal. Yung kanilang paa, yung kanilang panggalaw ay hindi talaga naka-adapt para sa lupa. Parang yes. Puno. Yes. Pang puno talaga. No? So, nakaka-amaze ang ating cloud rat. And considering na dito lang sa Pilipinas talaga nakikita sila. Ma'am, meron ako salitang cloud runner. Ano yung cloud runner? Parang ba siya ang cloud runner po ay yung Craterhomis hiniay, yung sa Panay po. Panay cloud runner yung tawag nila. Ang tawag so, cloud runner. Pero cloud rat din po siya. May iba lang siyang tinawag. Iba lang po yung tawag nila. Kasi yun nga, akala nila, yung puno kasi nasa taas palagi, tapos halos sa taas ng clouds kasi yung foggy. Tapos ayun, mabilis kasi siyang nagpapalipat-lipat sa sanga. Mm-hmm. So yun po. Galing. So, ano na ang confirmed na extinct among this one? Yung sa Ilin po, yung sa Ilin Island. Sa Mindoro? Pero may mga reports po kasi na may nakikita sa ibang parts ng Mindoro. So, I think ang MBCF ang... Yung sa Dinagat ba na-rediscover? Yung sa Dinagat Island? Yung sa Dinagat po ay maraming reports.
Tsaka may, supposedly may ibibigay po na specimen yung DENR ng dinagat, pero hindi, na actually pinadala nila, nasa UP po, UP Manila po ngayon. Ang tanong kasi noong, sinaunang BRL. Dati parang dalawa ang alam kong extinct na or pa kasama no yung ilin doon, pero yes po. And yung dinagat. Yes, yung dinagat. Pero and then yun, na-rediscover po siya. At tapos yung hiniyay na yung hiniyay, bago rin. Hindi naman po siya naging extinct. Kaya lang ano, medyo very rare. Napaka-rare lang po niya. Madalang lang po siya talagang makita. So almost all Crater Romis madalang makita. Medyo sobrang shy siya. Kung shy ang Flowimis, mas shy ang Crater Romis. Yeah. So may pag-asa rin sigurong ma-rediscover ang cloud rat ng ilin. Kasi yan nagpunta doon ang... nandun sila ngayon. Ang MBCFI ay nandun yes, ngayon at naghahanap ng cloud rat. Kasi kami ni JC, there was a time na yung tropa namin, we really spent time to look for that ilin cloud rat. Wala kaming nakita. Mm. Kaya lang, limited yung time namin noon. So, kailangan kasi mag-spend ka talaga dun sa area. Tapos, ayun, kung baka yung mga local syempre may mga local hunters dun. Kailangan lang silang makausap na hindi sila ma-intimidate na parang isusumbong mo sila. Kasi usually ganun sila kaya hindi sila nagsasabi. Pero for sure, alam nila kung nasaan yun. So ma'am, anong conservation status ng ating cloud rat? Ang iba-iba po. Iba-iba. Eh. Oo, so, iba-iba. Dito po sa next slide. Ayan. Ayan. Ay. Bumalik na naman siya. Gustong-gusto niya magpalabas. Gusto niya lagi. Attention. Anyway, eto na lang po. So, ang mga critically endangered, sa magkaiba po ang IUCN at saka yung Philippine Red List. Mm-hmm. Pero, sa Philippine Red List kasi, karamihan ng author nito ay yung mismong mga kasamahan natin, mga colleagues natin na talagang gumagawa ng fieldwork, survey. So, mas alam nila. Mm-mm. So, mas namomonitor talaga nila yung status ng hayop. So, yung dun sa IUCN, ito yung example. Ang ilin yung hairy-tailed cloud rat ay data deficient. Kasi wala nga naman silang makuhang reports or data. Pero, sa red list natin, sa Philippine red list, ito ay critically endangered. Yeah. Kasi wala na siya sa ilin. Pero may mga reports kasi na meron na nakikita mga sightings sa ibang parts po ng Mindoro. And yun nga po yung ginagawa ng MBCFI sa ngayon. Nagsisurvey sila para doon. And then yung dinagat cloud rat, data deficient din. Pero critically endangered din siya. Not yet extinct, pero ayun, critically endangered. So, sa dami ng nangyayaring deforestation sa dinagat, so may possibility na tuluyan na nga din siyang mawala. And then yung Batomis, yung dinagat hairy-tailed rat, isa din yon na endangered sa IUCN, pero sa Philippine Red List naman ay vulnerable lang. So, kasi yung according doon sa mga recent surveys ng mga colleagues natin na mammalogist, meron pa naman silang nakikita. Kaya ganun ang inilagay nila na status. So yun, iba-iba po. Karamihan po sa IUCN ay nilalagay nila either least concern or data deficient. Pero yun nga, sa Philippine Red List ay may mga eksakto silang na vulnerable and other threatened species. Yung iba, wala silang nilagay. Pero, just the same, I think kailangan pa rin natin pangalagaan kahit walang nakalagay kasi wala lang talaga silang data para doon. Pero hindi ibig sabihin na okay na madami sila. So, hindi rin sigurado. Kailangan pa rin natin pangalagaan yung ating mga cloud rats. Yun po. The fact na they are Philippine endemics, ang loss, pag nawala sila sa Pilipinas, wala na rin sila sa buong mundo. So, yun yung isa sa importansya nila. Yes, tapos, yung the fact na vegetarian sila or
plant eaters sila ay nagiging distinct sila sa iba. So yung function nila sa dispersal, ang napaka-importante, kumbaga may pagka keystone species din sila dyan. Ano? Yeah. And yun, Pilipinas ang pinakaswerteng bansa na ang liit-liit niya. Ilan ang cloud rats niya, di ba? Imagine, may 18 species tayo. Tapos, 6 doon, giants. Oo. Dapat hindi siya mawala. Ganun. So, mami, itong mga nakikita natin critically endangered, alam naman natin, ano, pero ano yung sasabihin nating mga talagang problema o dahilan kung bakit sila hinuhuli? Ano o nawawala, nababawasan ang populasyon? Unang-una po yung deforestation. Ito yung pinakamalaki ang impact. Pero yung kasama na din yung, may factor din yung local hunting. Kasi lalo yung mga giant cloud rats, kasi syempre, protein, source of meat. Kinakain sila. Tapos, ginagawa din pet. Kasi there was a report dito sa isang thesis ng estudyante dito sa Indang, Cavite, ay merong nanghuhuli ng Phloemis cumingay for a pet. Nagawa siyang pet. And then, ang isa pa ay nami-misunderstood ang mga cloud rats. Pinagkakamalan silang peste ng ating mga farmers. Kasi, kinakain daw yung kanilang niyugan or yung mga kaong, yung sugar palm. Kasi favorite din ng cloud rat. And then, ang sa akin lang, kung tutuusin, kasi tayo yung nag-encroach sa lugar nila, sa kanilang habitat. Tama. Kasi yung mga farmers, nag-farming dun sa kanilang area, sa gubat. So, dun sila nagtanim ng kanilang mga crops. So, ang tendency ng mga cloud rats, dahil pagkain yun, syempre hindi naman nila alam kung para ba yun sa kanila or para kung kanino yun. So, ang alam lang nila, nandun yun sa kanilang habitat. Yes, tama. Parang they are entitled na kainin yun. Yun. So, isa yun sa malaking factor. And then yung pagkasira ng gubat. Yun, kasi nagkakaingin, kasi nagfa-farming sa loob ng gubat. So, nasisira yung mga puno, kinakainin nila. Nawawalan ng tirahan itong mga masyadong sensitive, highly sensitive na mga giant cloud rats like yung Praetoromys. Masyado siyang sensitive sa puno. At usually ay dun siya sa malalaking puno talaga. Sa mossy and yung mountain areas. May experience pa rin, Lynn, pa ulit ako sa cloud rats. Yes, nagpunta kami sa Zambales, dun sa Mount Pinatubo, kasi nagawa ka ng isang forester, tapos ako as biologist. Kasama namin yung mga Aita. The place was, walang flat area, puro pa ganun yung naka-angle. Kaya pati pagtulog namin, halos nakatayo kami. Dumadaos-dus kami pababa. Ano? Pero we managed to sleep. The following morning, may naka-offer na cloud rats. Pagbukas ko sa kurtina ng aking tent, aba, may cloud rat na patay sa harap ko. Sabi ko, wow! Malaki siya. Tapos sabi ko sa mga Aita, sabi ko, sige, patay na rin lang naman, wala tayong magagawa dyan. Gusto kasi nila na uulamin. O di sige, taxidermy natin, kukunin ko yung skin, pero wag yung sisirain yung ulo, ganun. Yes, opo. Edi, pinakuha ko. And then, nung ano na, may iba pa pala silang rats na nahuli. Ang ginagawa pala nila, diriretso nila sa apoy, iniihaw nila, tas kain agad. Nagkataon lang na yung cloud rat na yon. Itinira nila sa akin. Wala naman ako sinabi, ano, I was surprised, but it was available there in Zambales area. At the same time, ay kapagkain talaga pala nila yon. Ganun, basic food nila. Yon. Pati nga, bats, iniihaw nila yung maliliit na bats. Tsak, masarap yan kasi herbivorous, no? Herbivorous eh. Usually ganun, diba? Parang malasa. Sa Cordillera, inaadobo nila. Adobo. Opo, kasi yung may nahuli noon, hiningi nila yung ano, hiningi meat. Nila yung meat. Oo. Eh di siyempre po, sayang yung specimen eh. Yun nga, sabi nga ni Doc Letty,
eh andiyan na yan. So kunin na lang namin yung skin and yung bones, yung tsaka yung skull. Yung skull kailangan kumpleto kasi doon po na identify ang mga mammals usually sa skull. Yan, tama. So, anong conservation ngayon ginagawa o kaya may mga organisasyon ba kaya ngayon na ang tinututukan ay cloud rat? Marami po yung ang DNR po ay patuloy pa din sa kanilang quest para dun sa conservation ng cloud rat. And then yung MBCFI, PBCFI, sila yung mga tumutulong. And then yung iba po ay mga NGOs from other countries na nagka-interest sa ating mga cloud rats. So, yun, nagtulong-tulong sila. Pero sana, mas para sa akin, mas maganda kung mas maganda ang implementation ng conservation kung pati ang mga local people natin ay sasama. Yes. Pati sila yung mga farmers, especially dun sa mga areas kung saan nakakapuan tong mga cloud rats na to. Kung sila mismo, kasi sila yung main stakeholders. Kaya kailangan talaga ng community participation and awareness. We have to talk with them. We have to immerse with them. We have to let them know. Dala natin picture. Kwento natin bakit sila kailangang nandyan. Bakit kailangan? Bakit sila importante? Na dapat maging proud sila na may ganun sila kasi wala yan sa ibang, wala sa ibang parte bansa ng mundo. Ganun. Yun. Inspire them. Yes. Kasi para kung iisipin, walang makakagawa nung ginagawa nilang pagdi-distribute ng mga seeds sa kabundukan eh, no? Parang hindi yun magagawa ng kahit na anong scientific modern technology pa o ano. Parang katulad din yan dun sa ano eh, kung sa ilalim ng dagat eh yung mga ginagawa ng mga sea cows, yung mga nagbubunga. Di ba? So, talagang irreplaceable para hindi sila mapapalitan ng kahit na anong pwedeng gumawa ng kanilang tungkulin, ano? O kahalagahan sa ecosystem. Oo. Para maipagpatuloy. Para yung gubat natin, ayun, mag-reduce. At yan ang kanilang ecological services. Hindi lang naman halaman at habitat yan eh. Totoo. Yung mga hayop, may instinctive and inherent na ecological services. Mm-hmm. Dahil distinct ang niche nila, di ba? Yes. Lahat ng bagay sa mundo ay may magkakaugnay, pero lahat ng bagay may katawagan at may function or meron silang kanya-kanyang role. Yes, ganyan. Hindi pwedeng igayahin ng lahat ng tao at i-fake niya lahat at gawin niya lahat ng substitution. No, hindi pwedeng. Ito. Diba? Kaya, kailangan talagang tutukan to, no? Itong ating mga cloud rats. Yes. Talagaan yung kanilang mga ay, sweepies, sabihin mo naman sa amin kung nasaan sila. Pero wag doon sa specific, baka puntahan sila at hulihin. Nasaan yung mga lugar na dapat? So, at least yung mga mountains na kinalala. Yes. So usually po, itong mga, yung giant cloud rats ay sa Luzon. And then, yung Crater Roemis, may Crater Roemis doon sa Cordillera. Mm-hmm. And then meron din sa yun sa Mount Data, yung mga ganyan. Although ang Mount Data ngayon ay ano na, hindi na maganda ang status. Pero once upon a time, doon natatagpuan yung mga Crater Roemis, Schadenbergii, yung bushy-tailed. And then yung Floemis po ay sa both sa southern and northern Luzon. Medyo malawak ang distribution ng mga Floemis. Kasi yung buong Sierra Madre area up to yung parts ng Cordillera ay matatagpuan ng Floemis pallidus. And then yung Floemis Miguel naman po eh doon sa southern part. And then yung mga dwarf natin, yung mga Maseromis, itong mga cute na daga na ito ay meron sa kalamihan po ng Maseromis ay sa
Benguet and Cordillera. Mount Tulag, Mount Amuyaw, yon. So yung and mataas. Then yung mismo, sa mataas po, usually. Mostly forest. Sa Magiginaw. Sa mostly forest, kung saan po may mga lumot-lumot. Oo. Yon, dun sila. And then yung Batomis naman, meron sa Cordillera, meron sa Mindanao, and then yung kanina yung pinag-usapan natin sa Dinagat, yun po. Meron din po pala sa Bicol region. Yun. So, almost all faunal regions of the Philippines ay may matatagpuan na cloud. May sarili siyang cloud. Okay. Ayan, palagay ko, si JD ay excited na sa poem niya kasi ito mahilig magawa. Gumagawa rin ako ng poem pero madalang, nasa sumpo siya si... Nasusunod, si Ma'am Letty naman ang magtula. Okay. Magaling si JD sa tula, okay. So let's listen to her. Bago natin nabigyan si Ma'am Sweepy ng kanyang mga huling pananalita tungkol sa ating paksang cloud rat, ay akin muna siyang bibigyan. Alay ko ito sa kanya dahil paborito niya ang cloud rat. So, tutulaan ko si Ma'am Sweepy at ang ating mga taga-subaybay. So, ito po ang tula ko ngayong episode natin na tungkol sa cloud rat. Ano ang cloud rat? Hayop na kabilang sa mamalya dahil sa may mamarigland sila. Family Muridae at Order Rodentia, iba't iba ang genus kung ating ililista. Daga ang Tagalog pag sinabing rat. Kumpara sa kalaniwang daga, sila ay maamong ganap. Sa impormasyon ay limitado, mahiyain kaya mahirap talagang mahagilap. Giant at dwarf clouds rats ang kategorya. Giant ay 2 at 3 ang dwarf kung genera. Lahat ay endemic species at dito lang makikita, kaya naman dapat nating pinokonserba. Sa gabi ang mga cloud rats ay aktibo. Nocturnal kung Englishin pa ganito. Arboreal din sa mga puno na mamalaging totoo, kay bilis-bilis kumilos pero pag nasa lupa ay mabagal ito. Naobserbahang kumakain lamang ng halaman, herbivores kung pagkain ang pagbabasihan. Sa dahon, prutas, nuts, bamboo, chestnuts ay nasasarapan. Saging, kangkong, talbos ng mangga ay isama sa listahan. Di kasi nung pansin ang kaibahan ng lalaki sa babae. Pero isa o dalawang anak at isang beses sa isang taon lang kasi. Estado sa IUCN at sa Philippine Red List ay iba-iba at depende kung anong species at kung saang lugar matatagpuan kasi. Kahalagahan ng cloud rat sa ecosystem. Sa seed dispersal ang dapat na tuunan ng pansin. Puno sa kagubatan ay para sumibol na magaling, napaka-epektibo nila sa ganiyang tungkulin. Kaya naman hinihikayat ang mga mamamayan, lalo na ang mga LGU kung saan sila matatagpuan. Kailangang paigtingin ang intervensyon at magtutulungan upang maisalba sa pagkakalbo ang mga kagubatan. Sa huli, ang programang Likas Yaman ay nagpapasalamat kay Ma'am Sweepy Sineris Veluz na sa panayam ay nagpaunlak sa dedikasyon at pasyon niyang arali ng cloud rat upang mapanatili sa henerasyong darating na bukas. Salamat po! Happiness! So,